ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Naging makabuluhan at makasaysayan ang graduation ceremony ng NCRTC Police Trainees ng Public Safety Basic Recruit Course o PSBRC Batch 2023-01 Masibtikas at personal nitong dinaluhan ni Philippine National Police Training Institute Director na si Police Major General Richie Posadas. Yan ang istoryang pulis na hatid ni Police Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz. Upaman ang graduation day ng Police Training ng 2023-01 Masibtikas mula sa National Capital Region Training Center ng Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Dumaan ang mga ito sa mahigpit na proseso ng PNP recruitment. At sa mga kasanayan bilang pagsubok sa training center, hindi lamang upang subukin ang kanilang katatagan at ng lakas ng katawan sa kasanayan, maging ang talas ng kaisipan sa academics. Naging matatag din ang mga ito sa pagkawalay sa kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng 6 na buwan. At sa araw ng kanilang makasaysayang pagtatapos na personal naman itong sinaksihan ni PNPTI Director na si Police Major General Richie M. Posadas na siyang naging panauhing pandangal at tagapagsalita. Nagbigay din ito ng inspirasyon na mensahe para sa mga nagtapos na police trainee. So, ano po ang mabisang may papayin nyo sa ating mga police trainee na siyang magsasagawa ngayon ng field training upang mas maging matatag sila sa mga kakaharapin nilang pagsubok sa labas? Mag-uumpisa sa family. Ang family, nakasulat, nakasaad sa Biblia na honor your father and your mother. And the way you love and you take care and you honor your mother, sa tingin ko, sa aking pananaw, because it happened to me. It happened to me and it was effective na naging maganda yung pagsiservisyo natin sa Philippine National Police because minahal natin ang ating mga magulang, especially ating mga nanay. May inspirasyon na mensahe naman si Chief NCRTC Police Colonel Richard M. Aquitania at iba pang opisyales sa mga police trainee. Ano po ang mabisang maipapayo sa nila nang sa gawin ay maging matatag, malakas at malayo sila sa anumang pagsubok sa paglabas nila dito sa training center? Ang masasabi ko lang sa mga class masintikas na nag-graduate ay gamitin nila lahat ng kanilang natutunan dito sa loob ng NCRTC, gawing armas para sa kanilang pagtubad na kanilang tungkulin. At saka hindi nakatapos doon ang kanilang ang training or learning. Dapat magpursige ulit para ikakaunlad nila sa karera nila, of course, sa pamilya na rin nila. Para sa masintikas, lagi natin tatandaan, ang tamang gawa, kailanman ay hindi magiging mali. At bilang alagad na batas, dapat nasa panig tayo ng hustisya. Maging ang isa sa mga training staff ng NCRTC ay nagbigay din ng pahayag. So ma'am, sa palagay niyo po, karapat dapat na bang humarap sa publiko itong ating mga police trainee na talagang hinubog ng training center ng NCRTC? Sila ay 100% ready to be deployed as police officer sa 6 months na training within the NCRTC. They are mentally capable and also physically fit to be called as patrolman and patrolwoman, to be a member of the Philippine National Police. Ma'am, sa loob ng 6 na buwan na kanilang, tama ba, pagsasayin nila dito, yes, sir. Ano yung kanilang mga academic na ginawa o training na ginawa nila? We have this program of instruction which is good for 6 months, which they had undergone since the day one of their training until today, their graduation. Within those 6 months, that POI has been consumed and undergone under the 6 months training. The academic subjects are those subjects which is under law enforcement, which is about their mental or knowledge and skills. Then we have this non-academic subjects, which is for their physical stamina. Pasasalamat naman ang mensahe
mula sa mga mahal sa buhay ng police trainees. Nasasawa ko po, patuloy po tayong magtulungan na mag-ipon bilang mga kawaninang gobyerno, maglingkod po tayo ng tapat sa bayan po. Malaking karangalan para sa akin na maging president overall yung aking anak. Thank you so much po sa opportunity na binigay po sa akin. Ang criminology, finishing the criminology course is enough. Yun pala, mayroon pang training at mayroon pang karangalan. At mayroon pang graduation. Akala niya pag criminology na mag-pulis na kagad. Yes. Ay, hindi. Mayroon marami pang pagdadaanan para... Salamat. At nagkaroon na kami ng pangatlong pulis. Pero ito ay kakaiba dahil mayroon siyang natatanging karangalan. Karagdagan po na hiniling ko sa ating Panginoon na patnubayan at gabayan ang mga bagong pulis natin at ang mga... gusto pang magpupulis na naway gabayan sila sa araw-araw nilang ginagawa. Binigyan din ng natatanging parangal o pagkilala ang limang police trainee na nagpamalas ng husay at galing sa training center. 15,000 pesos o bilang excellence award ang handog naman ng APSLY sa overall class top 1 na si Patrolman Raquel Tarun Limbo. Maging si Police Major General Posadas ay nagbigay din ng cash gift at award certificate sa limang police trainee ng Masintikas dahil sa natatangi at husay ng dedikasyon ng mga ito. May police trainee din na nagbigay ng inspirasyon na mensahe sa mga police applicants na gustong maging police. Anong inspirasyon na mensahe mo sa ating mga police applicants na talaga namang merong mga applicants na ilang beses nang nag-apply pero hindi pa rin nakapasok? Katulad mo na ikaw na pang-apat na apply niya na po, apat na apply pero hindi pa rin siya sumuko. Sir, magiging mensahe ko lang po sa mga gustong mag-apply. Sa bawat pag-apply po, nandiyan po yung pagkabigo kung hindi po makapasok. Pero sa kabila po ng pagkabigo na yan, gawin po nilang lakas yun upang magpatuloy po sa laban. Isa po dyan ang mamahal natin sa buhay. Sila po yung magsisilbing gabay natin, sandiga natin, at yung Panginoon po, unang-una po. Mula dito sa NCRTC Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, kasama si Patrolwoman Bongo at Patrolman Shubal. At sa ngalan din ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso Rodriguez. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Istoryang Pulis. Salamat Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.